Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Servisyon totoo, mga boss! Ito ang sumbungan ng bayan, ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Ayusin mo ang pagkakamali mo, huwag mo ipataw sa pobreng inosente. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat ina. Pinirmahan niya yun, so alam niya na domestic helper papasukan niya. Kaya lang siya lumayas, hindi na sunod ang kontrata niya. Ilang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Culpo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto. Hindi ko na kaya. Yung mga nang-agribyado, meron ko yung kakampi. Ito pong kilos pronto. Tutulungan namin yung kayo. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto ang ating sumbungan. Madaling lapitan at agarang kang matutulungan. Dahil higit sa sumbungan, investigate isyong kailangan solusyonan. Ang serbisyo publiko ay dapat... Ay, magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po yung mga nasa ibayong dagat. Adjust po ng Enero 2018. Live po tayong napapanood sa PTV4, sa Facebook, of course, sa facebook.com/kilospronto at sa aming website, bitagmedia.com. Napapakinggan din ho tayo sa Radyo Pilipinas 2918 kilohertz. Ako'y kukumustahin ko ho kayo, mga bossing, yes, mga ka-KP. Mm-hmm. Pero ito ay parang ayaw ko, kaya lang mapipilitan ako dahil lumakasto eh. Ikaw, Senator Tul, pumasa ka sa top 12 senatorial candidate base sa huling survey na isinagawa ng SWS. Sinong santo ang may gawa nito? Sinong nasa likod nito? May suspecha ako, baka Ben yan eh. Hindi po pwede. Mukha mo ang nalabas yan. Hindi yan si Tul Rafi. Social weather station. Eh, madali naman kunin yan sa Google. Ha? Litrato na yan. Eh, madaling kunin yan. Eh, lumabas yan. Eh, tanong ko sa iyo. Marami nagtatanong sa iyo, Tul. Ano ba talaga? Ha? Eh, pagtapat mo na. Sige na. Ay, alam ko, ikay magiting na newscaster. Maganda itong trabaho. Pero kung ikay tinatawag sa higher point na kumbagay, servisyo talaga. Aha. Eh, anong gagawin mo kung talagang sasabihin na tao, Tul! Senator Tul! Sige na! Hatawin mo na! Nakapasok na ako dyan sa Senado dati, nang karoon investigasyon. Oh. Nakunan ako, nakakatulog, nakaganito. Oh. Marunong ka ba magbilang? Marunong ka tumingin sa kisame? Yun, yun. Baka magbilang-bilang tayo. Yun lang. Easy lang, Tol Ben. Okay. Easy. Sige. Wow, masyado ha. Anyway, wag na natin patagalin pa. Imbestigahan at serbisyo publiko. Umpisa na. Catering service in reklamo. Pagkain isinilbi sa kasal. Hindi makain kahit ng aso. Alamin sa Kilos Pronto. Lending company inireklamo, pangakong tulong pinansyal sa mga miyembro, hindi totoo. Alamin sa Kilos Pronto. Basay National High School sa Samar, pinagpapaliwanag, kinolektang school fee, para saan? Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, investigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Isang lending company, maraming benepisyong inaalok sa mga miyembro. Pero mga sweetik pala kapag kubrahan na, kinukubra na sila ng mga miyembro ang kanilang mga benepisyo. Inireklamo ngayon ni Antonio Lorenzo ang Shally Microlending Corporation, Tolben. Kwento niya April 2017 nang magpamiyembro sa Shally Microlending ang kanyang misis na si Jocelyn Lorenzo.
Maganda raw ang benepisyo ibibigay ng lending company para sa mga miyembro ito gaya ng Alalay Financial Program. Mm-hmm. Ito ay tulong pinansyal ng Shali Microlending sa pamilya ng mga miyembro ito kung ang isang miyembro ay bigla ang mamatay. Okay naman. 50,000 pesos ang ibibigay daw ng Shali Microlending sa kaanak ng namatayan na miyembro. Okay naman. At maaari pa raw itong tumaas kung palagian nagre-renew ng membership ang isang member. November 2, nasubukan, Tolben. Okay. November 2, pumanaw ang miyembro na si Jocelyn. Kaya naman, agad daw nag-file ng claim sa Shali Microlending si Antonio, si Mister. Binigyan daw siya ng mga requirements na kailangan isumitin ni Antonio sa Shali gaya ng litrato ng miyembro na sa Ataol. Okay lang yun, Tolben. Okay lang yun. Parang okay proof. Original death certificate ng asawa. Okay. Pero nang isinumite ng pobreng mister ang lahat ng dokumento, hindi ro tinanggap ng Shali Microlending. Ang certified true copy, ha? Dahil ang gusto na yung original copy na nakatago sa NSO. Wala namang ganun, Tolben. Ayaw sigurong ibigay. Yun na nga eh. Dagdag pa rito, sinabihan din siya na expired na raw ang kanyang claim para sa Alalay Financial program na nasabing lending corporation. At wala na raw magagawa si Antonio para makuha pa ito. Hindi po pwede yan. Anyway, Tolben, kasama natin ngayon si Antonio Lorenzo, ang asawa ng namatay na miyembro ng Shali Microlending Corporation. Una sa lahat, Mang Antonio, anong sabi sa inyo nung kayo mag-claim? Nagawa nyo? Bakit daw hindi po pwede yung certified true copy? Anong hinahanap nila? Ayun pong hinahanap nila yung original na this certificate po. Ay sir, hindi ho binibigdag din. Ito nga ganun. Po yung nakapahil po yun. Talaga bibigyan kahit birth certificate. Certified. Certified true copy lang binibigay. Sana sinabi nyo na boss, nasa kanila po nakatago sa kanilang file yan, system. Ganun pero nga ano sabi nila? Ganun nga pong sinabi ko kasi, sa City Hall ko po pinarehisto yung pong death certificate ng asawa ko. Ngayon, ibinigay sa akin, galing City Hall po, yun pong certified true copy. Yun na po yung ipinasa ko sa nila, sa kanila, sa lending po. Ayaw po nilang tanggapin at hinahanap talaga po yung original na death certificate. Talagang, tapos, kumuha ka pa rin yata, di ba? Sinubukan ka man sinubukan sa NSO. Sinubukan ko pong kumuha. Sa NSO. Kaya lang po, ang sabi sa NSO, 3 months pa po ang releasing nung death certificate. 3 months pa po. Pero certified din yun. Hindi pa rin original na death certificate na ibibigay sa'yo. So ano sabi? No, pagbalik mo? Ang ginawa ko, pumunta ulit ako ng City Hall. Talagang nagmakaawa ko sa kanila na sakali ho, i-release pong death certificate para ipakita ko lang naman po doon sa lending na sinasabi. Iayaw naman po talaga ng City Hall ibigay yung original kasi sa kanila po talagang kopya doon. File nila yun eh. Tapos, paano nangyari sinabi expired na yung claim mo? Yun pong sinabing expired na nung December 2, nag-expired na pala yung lending ko doon. Kasi ang processing pala ng kanilang ano, November 2 namatay po, nag-expired na nung December 2. Wow, 30 days lang so expired po, na. Nag-expired na po yung processing. Mga magnanakaw talaga. Durobo talaga. Ha? May mga durobo talaga. Kita mo naman, 30 days pa lang namatay yung pobre. Tsaka ang masakit pa po, pinaasa ako doon sa branch area, Dilman branch po sila, iba po yung head office. Oh. Pinaasa po ako na sila na pong bahala na ano. Siyempre, kampante naman ako sa sarili ko na antay-antayin ko lang. So wala ka nakuha? May nabigay po sa akin na 2.5, abuli daw po yun nung magkano? December 8, 2.5 po. 2005. Abuli lang daw po yun. Magkano ba dapat talaga makukuha mo rito yung beneficyo dapat? Kasi ang sabi ng asawa ko, kasi nung nabubuhay pa po siya, ang sabi niya, within 150,000. Kaya nga nung namatay siya, ang sabi niya, kahit iuwi mo na ako sa Leyte, kasi ang promise talaga niya nung nabubuhay pa siya kung ano man mangyayari sa kanya. Basta parang nagpaparamdam na, na kapag nawala siya, iuwi mo ako sa probinsya namin. Okay, okay. Siyempre yun ang inaasahan siguro niya na kung may mawawala, mawala mas may makuha isang budget. Okay. Yun po yung ano. Pero doon. Hindi, walang naibigay itong Portuguese na lending company? Wala po. Nung nagbigay na po siya, December 8 po. Magkano binigay? 2.5 nga po. Bastos. Ay, sorry po. Pronto, 150. Eh, paano pa nga mag-alam ba na hahabulin ng patay, Tolben? Because siguro yung nakausap nila yung namatay. Ang masakit pa po niyan, sir, yung pong
yung lending na yun, naguhulog pa rin po ako nung bayaran ng asawa ko linggo-linggo. Yung 1105 linggo-linggo. Mula nung namatay siya. Anyway, Mang Antonio, sandali lang, okay. Babalikan natin yung issue na yan, Kakausapin natin, Tolben, ito, Security and Exchange Commission. Di kaya itong Business Permit and Licensing Office, pati itong Credit and Cooperative, yung mga Cooperative Association of the Philippines, ha, para ireklamo natin at pwersahang pabigay nila yung benepisyo para dito sa miyembro. Hindi naman po pwedeng palalagpasin natin. Kung yun ang pangako nila, dapat gawin nila, di ba? Anyway, Tolben, dito naman tayo. Isang problema pa rin, Tolben. Dream wedding naman ng isa nating kababayan na uwi sa isang bangungot dahil sa durobong catering services. Eto, panoorin. Si Jean Baladaria ay isa lang sa mga kababaihang nangarap ng isang maayos at magandang kasal. Ngunit ang kasal na pinlano at pinaghandaan tila naging isang bangungot para sa kanya. Ang dahilan, ang pangit na serbisyong ibinigay ng Tan Barbosa Catering para sa kanyang wedding reception. Kwento ni Jean, maayos silang nakipagkasundo noong unang araw ng Disyembre taong 2017 kay Gemma Barbosa, ang may-ari ng Tan Barbosa Catering Services. Ilan sa kanilang napagkasunduan ay ang decoration and arrangement ng venue, sounds and lights kasama ang libreng projector. Mag-serve ng 7 klaseng pagkain at merong libreng wine toasting sa halagang 31,500 pesos. Pero noong ika-20 ng Disyembre, araw ng kanyang kasal, laking gulat niya na hindi pa nakaset up ang venue ng kanyang reception. Nauna pang dumating ang kanyang mga bisita kaysa sa mga tauhan ni Gemma Barbosa ng Tan Barbosa Catering. Mismong mga bisita pa ni Jean ang nag-ayos ng mga upuan at mesa ng venue. At nang dumating na ang Tan Barbosa Catering, mukhang mga panis at tira-tirang pagkain ang bit-bit nito na tila galing pa sa ibang handaan. Sa galit ni Jean, gusto niyang maibalik ang ibinayad niya sa nasabing catering services at maparusahan ito. Hello? Okay. Ma'am Gemma? Nawala Ma'am si Gemma? Okay. Nawala si Ma'am Gemma Barbosa. Hello, Ma'am Gemma? Ma'am Gemma, good afternoon. Hello? Yes, good afternoon, Ma'am Gemma Barbosa. Good afternoon. Ay, good afternoon po. Si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa PTV4. Kasama si Tolben. Ito po ang programang Kilos Pronto Public Service, Madam. Narito po sa aming tanggapan, ito si Ma'am Jean, yung ati pong complainant. Inireklamo niya yung inyong catering nung araw ng kasal. Number one, late na kayong dumating. Number two, yung pagkain, parang kaning baboy na tira-tira, Ma'am Gemma. Ano po ang sagot niyo rito, Ma'am? Kasi po, double booking po ako that day. Okay. Opo. Bali po, ang nag-assist po, yung pong may mga pinapunta po akong tao. Okay. Opo. Okay. Pinalis ko po sila ng on time, maaga po. Eh, since Makati, from Malabon yung mga tao, hindi ko alam, ina-update ko sila na kung nasa na sila, kung nasa na sila. Ang nangyari po, yun nga, na-late. Pero na-serve naman po lahat. Ma'am. Doon po sa food po, I think po, wala naman po naging problema. Wala naman po naging problema doon kasi ako po mismo ang nagsakay nung umaga ng mga pagkain eh. Tsaka, Ma'am. Ma'am, sandali lang, Miss Gemma, ano? Sige, go ahead, Jean. Ano, yung pagkain daw eh. Pero ma'am, nakikita ko sa video, parang tira-tira nga ito. Oh. Go ahead, Jean. Pakipaliwanag nga kay Ma'am Gemma. Hindi niya alam eh. Napakasinungaling niya po. Unang-una po, iba yung mga pagkain dumating sa in-order namin. Pangalawa po, kahit tubig, wala silang dala. Kahit plato, wala po silang dala. Kami po nag-provide lahat. Yan pong nakalagay dyan. Ayan po yung mga dala nila. At kulang pa po yung order. Spaghetti na in-order? Hindi po. Hindi po ako order ng spaghetti. It's either mac cheese at saka bake mac lang po yung pinagpilian ko. Pero spaghetti yung dumating. Wala din pong fish fillet. Wala rin pong four season. Kahit tubig, wala po silang dala. Ano yung mga dumating na ito? Hindi ko po alam kung saan yung hinabot. Gemma! Apa, sir? Ibang handaan yata nang galing itong pagkain. Mukhang tira-tira sa isang children's party. Oh, parang ganun.
Ay, hindi po. Yung pong in-order nila, yung po ang sinerve sa kanila. Ma'am. Nasa contract yun. Ma'am, nasa contract. Nakita ko pinirmahan yung contract. Pinirmahan mo. Itong litrato, yes, iba yung po, pagkain. May contract po. Iba po yung litrato, ma'am. Mga spaghetti. Wala namang spaghetti doon sa kontrata mo, oh, Miss Gemma. Miss Gemma? Apo. Wala namang sa kontrata. Ang order po kasi nila, beef broccoli, chicken pork broccoli. Hindi beef, pork. Breaded fish fillet. Oh, breaded fish walang fillet. Walang fish fillet. Tapos po, lumpiang sariwa. Maasim. Tsaka po, fruit salad. Ay, nako, ma'am. Eto ha, ma'am, ako ho'y makikiusap sa iyo, ano, dahil alam ko naman, negosyo yan. Pero mukhang may mali ho doon sa servisyo ninyo, ma'am. Mm-hmm. Ano hong pagkakamali, marami ho kayong dahilan. Mm-hmm. Ngayon, kung yung dahilan ninyo na late, okay lang. Eh, parang ang lasa ay pagkain baboy daw ho, ma'am eh. Ngayon, ang lumalabas yan, parang eto ho, eh, nagtitiis sa inyo, nirereklamo ho kayo at hindi ho siguro lalapit ho sa amin. Para ireklamo ho kayo na walang dahilan. Sa palagay nyo, kaya may galit sa inyo to? Eh, kasi po, ang totoo po, yung kung gamit, hindi po nila pwede sabihin kung na kung gamit. Huwag na ho tayo pag-usap. Ito ho bang sa inyo, may galit sa inyo? Sa palagay nyo, kaya magre-reklamo ho sa amin kung walang dahilan? Sa palagay nyo, kaya kayo'y servisyo kayo eh. Customer is always right. Customer is king. Tandaan nyo ho yan. Hindi ho ba? Ngayon, kung nangangatuwiran ho kayo, eh, nakakahiya ho, eh, Tol Erwin, sabihin mo na lang na hindi dapat ito pinag-uusapan sa Eric kasi masisira ho kayo, naawa ho ko sa inyo. Ganito na lang, Gemma, ganito lang, Gemma, sandali lang ha. Pakinggan mo, Gemma, ha, kung anong problema mo ha. Nasa linya ng telepono si Director Lilian Salonga ng Consumer Protection and Advocacy Bureau ng Department of Trade and Industry o DTI. Magandang hapon po, Direktora Lilian. Magandang hapon po, Mr. Tulfos, Mr. Ali. Opo, si Ben po, kasama si Tol Ben, ma'am, at saka si Erwin. Ma'am, meron po kasi nagreklamo dito, nagpa-cater siya dito sa Tan Barbosa Catering. Yung kanyang wedding reception. Ang problema, na-late si Tan Barbosa Catering ng 2 hours, so yung mga bisita pa ang nag-ayos ng mga lamesa at upuan. Nang dumating si Tan Barbosa Catering, iba yung pagkain na bit-bit nila doon sa in-order na pinapag-usapan nila, direktora. Paano po ito? Ang gusto po ni customer, ibalik na lang ni Con dahil hindi naman niya naibigay yung tamang serbisyo, direktora. Opo, siya ho, bilang consumer, may karapatan para ireklamo kung hindi tinupad ang serbisyo na kanyang in-order or ang kanyang pinurchase. Mm-hmm. So, ayon po sa kanilang kontrata, kung hindi po ito na-comply ng supplier at caterer nga dito sa pagkakataon ito, ay may karapatan po siya para magreklamo. Pwede rin po ito idulog sa aming Fair Trade Enforcement Bureau at sa aming pong didinginin kung ano po ang mga basihan at ano rin po ang paliwanag nitong supplier na ito. Okay, so ganun na lang siguro, ma'am. Eh, papapuntahin naman. Gemma. 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 Gemma, sir. Opo. Ay, bahala na ang DTI sa inyo. Doon na kayo mag-usap-usap. Doon ka magpaliwanag siguro. Kasama itong complainant namin. Tama si Tolben. Kami naman hindi anti-business. Ano? Ha? Pero kapag may nagreklamo, kumikilos kami. Kaya nga, idudulog na rin namin sa DTI kay Direktora Lilian Salonga ang problema na ito. Dahil si Ma'am dito, Ma'am Jean, ay naghihingi ng refund dahil talaga namang hindi niya nakuha yung serbisyo na gusto niya na pinirmahan ninyo, Ma'am Gemma Barbosa. Alright? Apa, sir. Oo, pero next time, madam, next time ha, hindi ho uubra yan. Director, sa long bawa, puntahin po namin si Ma'am Jean dyan, sasamahan po namin, ma'am. Sige po, ang aming pong tanggapan ay bukas para sa mga ganyang reklamo. Meron po kaming Fair Trade Enforcement Bureau. Ayun. Para dinggin po ang kanyang pag-ing. Ano ba mga kaparusahan dito, ma'am? Kapag medyo matigas ang ulo. Depende po kasi, yan po kasi pwedeng makita natin ang violation sa Consumer Act of the Philippines kung yan po ay bahagi ng deceptive sales or even false advertisement. Ibig sabihin, ma'am. Hindi po yun ang kanyang diniliver. Tignan po natin ang application ng pag-ailatag. Entonces, sa Tagalog, panluloko.
Eh, yun nga. Kung hindi tinupad. Kasama po yan sa mga deceptive act pag napatunayan natin under the Consumer Act of the Philippines. Hindi naman siguro kayo manluloko, Ma'am Gemma, no? Hindi naman po yan na kayo manluloko, no? Ma'am? In order niya, yun po ang dumating eh. Kagaya po ng pork broccoli. Check. Gemma, Gemma, tama na. Lalo ako nagugutom at nagagalit tuloy sa mga paliwanag mo. Magpaliwanag ka na lang, Gemma, Gemma. Paliwanag ka sa DTI. Sa DTI. Nakakahiya ka ngayon kung sa ere pa natin pag-usapan to eh. May proper forum. Dinala lang namin sa'yo para naririnig mo. Kasi, naku, Mario Jose. Kakukuha ko pala naman ang DTI. Ano? Opo. Alam mo ba, Gemma, alam mo ba, pinakikinggan ka ng director mismo ng Consumer Protection Advocacy Bureau ng Department of Trade and Industry? Mm-hmm. Nakausap natin sa telepono, pinakikinggan ka. Opo, opo. Naririnig ka. Nasa air tayo, sa TV tayo. National television, worldwide, netwide. Ano pang sasabihin natin dito? Alam mo, ito naman sabi ko, Gemma, sumunod ka na lang, yun. Magkita kayo sa DTI, hawak ko itong kontrata, huwag mo na kami paliguy-liguyin pa. Itong pinirmahan ni Jean dito. Huwag mo na kayo paikot-ikotin. Hindi niya sinabing beef broccoli. Pork broccoli nakalagay dito. Ano ko, bulag? Marunong ako magbasa, Gemma. Anak ng pusit. Tumahimik ka na dyan at magkipagkita ka na lang, iimbitahan ka ng DTI. Maraming salamat na lang sa iyo, Gemma Barbosa, Layas. Jean, sasamahan ka namin sa DTI. Ay, si, pa, director, ha? Direktora. Director? Ma'am? Diba na yata naman na si ma'am. Sasamahan ka namin bukas sa bukas. Lang yan. Para makuha mo ang refund. Otherwise, pwede siyang makasuhan dito. Kasi ang gagawin ko po, ipapakain ko po ulit yun sa mga bisita ko na nagutom nung araw na yun. Hindi, pakain mo na lang doon kay Gemma. Lamunin niya natin, ilaklak mo sa ngalangala niya. Sinungaling pa kay Judas. Pero hindi ako marunong magbasa. Eh, sinabi mo nga dito, pork. Sinasabi niya, beef. Oh. Hindi ako marunong magbasa. Hindi kaya sitong si Gemma may condition na nahihilo? Palagay ko. Vertigo. May suspecha ako. Sige. Kung ikay na nakikinig pa't nanonood, Gemma, tandaan mo to. Alam mo kung minsan, ikay... Hindi naman pwedeng gawing dahilan kung ikay may vertigo, nahihilo. Ay, makaraas, nawawalan pagbabalansin. Nahirap bumangon sa umaga, kaya siguro na late. Yun, sa mga may vertigo, kasi kuminsan parang nahuhulog ka, kinakailan may hinahawakan, eto, na late, di ba? So nag-vertigo siguro. Vertigo. Gemma, mas maganda, makinig ka, ano? At para doon sa ibang may vertigo, with due respect, subukan niyo yung King's Herbal. Iyon. Ito, okay? Ngayon, nakakakilos na, nagkakaroon ng kumpiyansa, maglakad, kasi lamang sa King's Herbal. Kung vertigong pag-uusapan, panoorin. Nitong makaretire na ako, ang mga alas 3 ng madaling araw o 1 o'clock, tumagilid akong paganon para akong inihulog sa bangin. Doon nag-umpisa, nagpa-check up ako sa doktor. Wala namang ibang findings kundi vertigo nga. Kaya sama ng pakiramdam ko, nasa bahay lang ako. Yung anak ko na nanonood sa TV, na ano sa mami, yung King's Herbal, sabi ganun, subukan mo. Nakakalabas-labas na. Nakaka-uwi na nga ako ng probinsya eh. Natatapos ko na ang pagsimba linggo-linggo. Nakakapag-communion pa. Nakarelax na. Mapatayo tayo pag ano, manunood ng TV. Nakalakad na. Mas okay kaysa sa noon.
Okay, nagbabalik na ho ang Kilos Pronto. Solo ho tayo ngayon. Medyo si Erwin in transit na, no? So, eto, balikan ho natin yung reklamo ni Antonio Lorenzo. Iniipit daw ho siya ng Shally Micro Lending Corporation ang benepisyo ng kanyang namayapang asawa. Well, ang makakatulong ho sa atin dito ngayon, sigurado, ito si Gary Domingo, Chief ng BPLO ng Quezon City. Magandang hapon, Sir Gary. Sir Gary? Sir Gary? Sir Gary? Good afternoon, yes. Okay, sir, live ho tayo si Ben Tulfo sa Kilos Pronto. Ho, ano? May dudulog lang kami sa inyo, Sir Gary. Ano? Dito yes, ho, Ben. Sa isa hong alain ko, nag-ooperate ho sa Batasan Hill, isa ho siyang cooperative, eh dapat ho kasi dito, pwede manghimasok ho kayo kasi alam ko ho, pwede panghimasukan kapag ang isang business, whether corporation, mm-hmm. ay nare-reklamo sa hindi ho pagbigay ng benepisyo. Dahil ito ho, Shally... Ito ho yung Shally Micro Lending Corporation nasa Batasan. Shally Micro. Okay. Yes, Ben. Sige, okay. Mamamagitan tayo at susubukan nating matulungan niya. Ay, sir, idudulog ho namin para dito ho makita niyo ho ano na ayaw ho ibigay ang benepisyo kasi may kopya ho kayo ng death certificate. Gusto ho nila ng original mismo. Gusto nila okay. Ayaw ho nila ng certified true copy. Pinahihirapan ho itong pobreng ito ho yung asawa ho ng namayapang missis. So pwede ho pa kayo, pakitulungan na lang, Sir Gary. Sige, Ben, papuntahin lang dito sa opisina ko. Mm-hmm. Hanapin akong personal at banggitin na lang yung pangalan nyo na galing sa Kilos Pronto. Tutulungan natin yan. Alright, Sir Gary. Thank you so much. Ha? O, isa. Salamat, Ben. Thank you. Thank you. Alright. Okay, eto ngayon. Ha? Na dahil pag ang isang mga reklamong kapareho nito, kapag mayroong kang opisina, mapo-compromise ang inyong mga business permit pag nareklamo kayo, ng inyong kliyente mismo or miyembro kung may tanggapan kayo dahil may lisensya kayo, may permit to operate kayo dapat, permit sa Quezon City. Pwede manghimasok. Pero nasa linya natin ngayon si Director Leonora Tandok, our Corporate Governance ng Finance Division, Securities and Exchange Commission. Ma'am, Director Leonora Tandok, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Okay, uh-huh. Ma'am. Eto ho, no, ilalapit din ho namin sa inyo. Isa hong mister na lumapit ho sa dahil siya ho, biyudo ngayon, namayapa yung misis. Meron ho siya dapat makuhang benepisyo ho sa Shally Micro Lending Corporation sa Batasan Hills. Eh, okay. Pinahihirapan po siya kung ano-ano hong hinahanap yung hong mga original copy ho ng death certificate. Ayaw ho tanggapin yung certified true copy. Eh dito ho siguro ma'am, eh yung kanyang benepisyong dapat maibigay, eh hindi ho binigay kasi nag-expire na raw after 1 month, pinahihirapan ho. So ma'am, pwede ho panghimasukan dahil ito ho'y mga ganong klaseng sumbong, idudulog ho namin sa inyo. Oh, ganito po yun kasi parang kontrata ho yun kasi between the lending company at saka ho yung borrower. Yes ma'am. Kaya ho, So, ang magagawa lang ho ng SEC ay pwede ho kong mag-ibig na sabihan ho si lending company na kung ano man ho yung data nila ay kailangan kanilang usapan. Okay. Pero kasi, so as far as it is concerned, hindi ho namin pwedeng... hindi saklaw na ho ng aming authority. Okay. Ma'am, kaya ho dinulog ho namin dahil na nauukol ho to sa kanilang corporation ho sa something okay. to do with their you know, yung lamhan man ho natin lending eh corporation ho sila. Pagdating ho sa mga corporation, eh makakatulong ho kayo at may accountability ho sila sa kanilang kung ano man ang kanilang standing diyan at makikita sa kanilang whatever papers na nandiyan ho sa inyo. Eh, yes, ang pagdulog ho namin sa inyo, ma'am, is something to do with the corporation, sa kanila hong korporasyon na nanluloko ng kalang miyembro. So, isa ho yan, ano? Although, dinulog na ho namin sa local government na pwede rin ho manghimasok on making this lender accountable para ang kanilang lisensya makompromise sa local government din. So, imuikot ho kami, ma'am. That, ma'am, kailangan lang ho namin ng assurance ninyo na makakatulong ho kayo dahil corporation issue ho to para masilip nyo ho kung ano ho yung mga pangako ho nila na hindi tinutupad base doon sa kanilang corporation, ma'am. Ha? Sige po, gagawin po namin yan. Sasamahan po namin, ma'am. As a matter of fact, ma'am, ito'y pagdating sa mga micro lending corporation, alam ko dati sakop ho to ng Bangko Sentral ng Pilipinas na gagawin ho namin sa party ho namin to make sure ho kung ano man ho yung mga napapaloob pagdating ho sa mga mga lending or anything, something to the bank, ilalapit din ho namin, ma'am.
Oh, sige po. Yung, pero si Microlending Corporation po ay sakop po ni SEC. Yes, ma'am. O, dun sa kanilang corporation. With that, ma'am, umiikot lang ho kami para ituhoy talaga yung mahuhulog siya sa patibong ng bitag ho ng Kilos Pronto. Thank you, ma'am. Ha? Sige po. Maraming right. Salamat din po. Okay po. All right, thank you. Alam mo, boss, ano? Kaya ganito tayo, ipinakikita natin yung kapangyarihan ng mga, sabihin, mamamayan na niloloko. Yung una sa lokal na pamahalaan, lilapit natin kay Guard Domingo para makompromiso ang kanilang lisensya, permit. Pangalawa, sa kanilang korporasyon, sa Securities and Exchange Commission, dahil napapaloob kung ano man yung kanilang nature business bilang korporasyon. Pangatlo, espesipiko pagdating doon sa sinasabing mga lending-lending sa banko yan, sa Banko Sentral. So, iikot tayo riyan, pahihigpitin natin yung patibong ng bitag ng Kilos Pronto. Itaga mo sa bato. Hindi kasama si General Bato. Basta, taga mo sa bato. Mahuhulog sila sa bitag ng Kilos Pronto. Okay? Okay po, po. Sasamahan ka namin. Pangako namin sa'yo. Okay? Okay. Alright. Po. Maraming salamat okay. Po. Malaking tulong. Huwag ka muna magpasalamat. Sisiguraduhin namin na patatapos natin. Ganun kami sa Kilos Pronto. Alright? Opo, po. Yeah. Alright, dito naman tayo. Ang Basay National High School Principal. Inarereklamo ng mga magulang na estudyante at eskwelahan. Kahit ipinagbabawal ho ng DepEd, bay, tuloy pa rin daw ang kanyang pangungulekta ng pera. Ang reklamong ito ay galing ho sa mga magulang. Ipinarating ho sa Bitag Multimedia Network or Bitag, sabihin na ho natin, Bitag, ito ho'y Bitag Media Unlimited Incorporated. Corporate name ho namin dito sa Kilos Pronto. Panoorin ho natin. Singil dito, singil doon. Bawat kilos ng eskwelahan sinisingil sa mga estudyante ng Basay National High School sa Northern Samar. Ito ay pinadalang reklamo ng isang concerned citizen sa Bitag Media Network. Ayon sa kanyang mensahe, wala raw humpay ang paniningil sa mga estudyante ni Josephine Baksal, ang principal ng Basay National High School sa Samar, Leyte. Ilan sa mga fee na pinapasingil daw ni Principal Baksal sa mga estudyante ay ang athletics fee, publication fee, step fee, SMF fee at mutual fund fee na umaabot raw sa 380 piso. Kapag hindi raw nakakabayad ang mga mag-aaral ay hindi raw binibigay ang clearance at maging ang mga report card ay iniipit din. Dagdag pa ng concerned citizen, nakatanggap daw sila ng DepEd circular na nakasaad na mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil sa mga estudyante ng kahit anong fees ang isang pampublikong paaralan. Pero sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin daw ni Principal Baksal ang order na pangongolekta sa mga estudyante. Ang kanyang dahilan, magiging pondero ito ng eskwelahan. Kaya panawagan ng Kilos Pronto kay Principal Josephine Baksal ng Basay National High School, itigil mo na ang iyong kalokohan bago ka pa matanggal sa iyong pwesto. Okay, para sa agarang. Ito ho, para sa agarang aksyon. Ito ho, action na ho tayo, ano? Sa linya ho natin sa telepono si Yusek Jess Mateo ng Undersecretary ho for Planning and Field Operations ng Department of Education or DepEd. Magandang hapon ho sa inyo, Undersecretary Jess Mateo. Magandang hapon din po, Kaben, at Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year na rin sa nakikinig sa palatuntunan niyo. Okay, sir, kami ho'y lumapit sa inyo kasi ito, the usual, alam naman ho natin talagang bawal ho pangungulekta ng anumang eskwelahan sa DepEd. Apa. Pero dito, si eskwelahan ho, nare-reklam ho yung eskwelahan ho. Yung principal school ho mismo, yung eskwelahan ho, Basay National High School, ang patuloy yung pangungulekta ho ng principal. Sir, ano, kayo ba'y makakatulong or can issue a statement para diretso ho doon ho sa principal dito sa programa si Principal Josephine Baksal na inarereklamo ho ng mga concerned parents ho, nasa linya hong iba sa kanila. Sir, can you make a statement on this? Kasi paulit-ulit ho talaga, may iba ho talaga hindi sumusunod eh. Oo nga po eh. Uulitin ko lang doon sa mga punong guro, mga guro, no? Merong umiiral na polisiya ang ating kagawaran na nakapaloob sa Department Order 41, Series of 2012. Sinundan to ng Department Order 66 at sinundan pa to ng iba-iba pang mga department memorandum katulad ng
Department Memorandum 143, Series of 2016. Mm-hmm. Ngayon, pinagbabawal natin ang collection. Kung sino man ang lumabag dito sa collection policy natin, ay mananagot sila sa ating kagawaran. Mm-hmm. Kaben, yes. Kung pwede lang po, ibigay niyo po sa amin yung detalye na yan mm-hmm. para maimbestigahan po natin kaagad. Alright. Sir, well, we're happy na agaran ho kayo nagsalita para making ho an all points bulletin para sa lahat ho ng mga principal punong guro sa Pilipinas, sa anumang probinsya, sa anumang rehiyon, sa anumang munisipyo. Statement na ho yan. Sir, ibibigay ho namin sa inyong detalye at kung nakikinigot nanonood yung principal ho ng Basay National High School, dito sa PTB, nag-issue ng statement. Ha? Basay National High School. Basay National High School. Yes, sir. Yes, sir. At ngayon, bakbak Basay or yan ho, Basay National High School Western Samar. So Western Samar, sir. Okay. At yung, okay. Yung principal ho, sir, Principal Josephine Baksal, na maara ho siguro, sir, tawagan na lang siguro ng inyong regional director, bahala na ho kayo mag-imbestiga para ho doon sa mga nagrareklamong mga parents ho nilapit ho sa Kilos Pronto, sir. Apa. Well, with that, sir. Ikakwa na po namin yan. Tatawagan ko pagkatapos ng ating usapan yung ating regional director at yung ating superintendent para malaman natin kung ano nangyayari dyan at bakit nangungulekta yan. Alam niyo naman po, Kaben, mm-hmm. kung titignan niyo yung budget natin sa DepEd, ay tumataas po yung school MOOE. Mm-hmm. Kaya nga nagtataka ako, bakit patuloy pa rin yan? Mm-hmm. Okay. Mm, sige po. Well, with that, sir, kami ho, nagpapasalamat ho sa inyo, agarang aksyon na gagawin ninyo, tatawagan niyo yung principal at yung panawagan na rin doon sa sa Basay National High School Western Samar. Ay okay. Yan ho sir, ipagkakaubayan ho namin sa inyo dahil gagawa na ho kayo ng hakbang dyan at nakikinig ho yung mga magulang ho ng lumapit ho sa Kilos Pronto. Thank you sir. Okay, thank you po. Alright, diretso ho tayo, Kilos Pronto! Inilunsad ho kamakailan ng Department of Tourism ang kanilang Bring Home a Friend project sa ito ho sa Puerto Princesa City. Tampok dito ang ganda ng Palawan. Eto, panoorin. Natural beauty beyond compare. Yan ang Puerto Princesa Underground River o PPUR sa probinsya ng Palawan. Kabilang ito sa New Seven Wonders of Nature. At nasa listahan din ng Natural World Heritage Sites ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Kamangha-mangha ang iba't ibang hugis ng stalactites at stalagmites na makikita sa loob ng PPUR na nabuo mula sa pagpatak ng tubig sa nakalipas na 100,000 taon. Sa isang bahagi nito ay makikita ang tinatawag na The Cathedral kung saan naroon ang Giant Candle, Holy Family, at imahe ng Last Supper. Ang Puerto Princesa Underground River ay patok na patok sa mga turista, papalokal man o mula sa ibang bansa. Kaya naman kabilang ito sa mga itinampok sa launching ng Bring Home a Friend o BHAF project ng Department of Tourism o DOT sa Puerto Princesa City. This invitation is more than just bringing friends and family back home. It is an invitation to continue celebrating the Filipino way of life. Ang PPUR na isa sa anchor destinations ng Puerto Princesa ay may malaking kontribusyon sa tourism industry ng Palawan. If we bring home a friend, kung lahat tayo magpupursige to bring home a friend, pwede natin, let's say, ma-increase ng 10% yung ating tourist arrivals. Buo naman ang suporta ng mga dumalo sa launching ng BHAF project. Kaya bilang ganti, naging mainit din ang pagtanggap ng pamunuan ng Region 4B. May panghimagas pang mga papremyo at iba't ibang cultural performances. Nariyan din
din ang mga pambaganang kanta mula sa Mulatto Band. Na siyang nagpainit sa dance floor. Nakihataw rin sa sayawan ang ilan sa mga bisitang turista. Ang Bring Home a Friend Project ay bukas pa rin sa mga gustong sumali hanggang April 2018. Para sa karagdagang detalye, mag-register lang sa www.bringhomeafriend.online. Samantala, isinagawa rin sa Puerto Princesa ang DOT Mimaropa Regional Educational Summit nitong January 5. It is responsibility to promote awareness of the need. Kabilang ito sa mga serye ng Educational Tour Summit na isinasagawa sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas. Dito tinatalakay ang mga tungkulin ng bawat sektor para masigurong ligtas ang mga lakbay-aral. We are the value chain of educational trips for the students. From the academe who plans the learning objectives for the trip and selection of the locations where this can be achieved, to service providers who can help design the itinerary and help in the logistics, to the destinations, to the agencies that ensure quality standards, to parents who provide the checks. It's one assembly line of actors who need to play their parts. Sa gitna ng pagtitipon, isang pagkilala rin ang iginawad ng DOT Mimaropa sa isang natatanging tourism stakeholder na si Victor Vasquez, may-ari ng isang snorting shop sa Palawan. The Department of Tourism is encouraged to cite the honesty of Mr. Vasquez for others in the tourism industry to emulate. Simple pero taus-puso pong binigay natin sa inyo. Pinapurihan ng DOT ang katapatan ni Victor sa pagsasauli nito ng 2,000 piso sa isang turista. At tulad ng kabutihang ginawa ni Victor, inaasahan din ng DOT na magdudulot na magandang epekto ang turismo sa mga kabataan sa malakiman o maliit na paraan. Ang trabaho ko, master cutter, diyan ko yata nakuha yung sakit kong ano, yung nagka-rashes ako, hindi ako makapagpante, hindi ako makapagbra, namaga yung paa ko, magkabila, parang litson. Madalas akong hikain, hirap akong maglakad, dahil maga yung paa ko, magkabila. Napanood ko sa TV yung King Serbal. Sabi ko, ay subukan ko nga ito, sabi ko. Mahigit 5 taon na akong umiinom. Hindi ko na nararamdaman yung ganon, yung nanghihina. Masarap na yung tulog ko. Gumanda yung ano ko, pakiramdam ko, gumaling yung rashes ko. Ngayon, okay na yung paglalakad ko, tsaka wala na akong nararamdaman. Babalik ho ang Kilos Pronto. Tuluyan ang hong nagliwanag ang buhay at bahayo ng isang ginang na taga Bonbon, Butuan City, Agusan del Norte. Mga KP, etong kwentong mission accomplished na naman. Eto, paano orin? Mission accomplished na naman tayo, ha? Eto. Mag-isip
magkaroon silang supply ng ilaw sa kanilang munting tahanan. Ito ang hinaing na ipinarating sa Kilos Pronto ni Gladys Roa ng Purok 4 Bonbon Butuan City, Agusan del Norte noong December 6, 2017. Ayon kay Gladys, apat na buwan na raw silang walang kuryente at nang i-report daw niya ito sa Agusan del Norte Electric Cooperative Incorporated, tinanggihan siyang kabitan ng kuryente dahil baka raw makikabit ang kanyang nanay ng kuryente. Totoo ba na ayaw kang kabitan ng kuryente kasi sabi ng Agusan del Norte Electric Cooperative baka makikabit si nanay mo sa kuryente mo? Opo, totoo po yun. Ako kakabitan ng kuryente dahil po hindi po nakapagbayad yung ito mama na. Ko po. Alright, sandali lang ma'am, sandali lang. Nasa linya si Ginoong Juni D, ang officer in charge ng Agusan del Norte Electric Cooperative. Magandang hapon, Mr. D. Oo, magandang hapon po. Alright. Sir, bakit ayaw niyong kabitan ng kuryente si Miss Gladys Roa, sir? Trinase namin sa aming record. Wala kaming record tungkol kay Gladys Roa. Nakabitan na yun. May mga litrato na siya na kinabitan yun na papasok doon sa loob ng bahay, ng kuryente yung bahay niya. How can it be possible na kinabitan siya ng kuryente? Wala kayong record? Wala pa sigurong connect order, sir. So, ang ginawa ko po bukas ng umaga, papuntahan ko po yung area. Oo. Kung paano nangyari na walang record dito pero may nakabitan na siya. Ang gusto ko dyan at gusto kong marinig sa buhanga mo, Mr. D, na makakabitan mo ng kuryente yan hanggang Biyernes. Pwede ba yon? At sa takot ng general manager ng Aneco, agara ng kanyang naging sagot. Opo, sir. Papuntahan ko bukas. Bukas. At gusto ko sa Biyernes may ilaw na yan. Tatawagan ko si Miss Roa mismo sa Biyernes. Base sa mga larawang ipinadala ni Gladys, makikita ang agarang pag-aksyon ng Aneco sa kanyang hiling na magkaroon na ng kuryente ang kanilang bahay. Kaya naman, todo pasasalamat si Gladys sa ating agarang tulong. Papasalamat po ako sa Bitag Multimedia Network, sa Kilos Pronto, sa personnel at staff po ninyo. Lalo na po sa inyo, Sir Ben Tolfo, Sir Erwin Tolfo, at Sir Alex Santos. Agad-agad pong inaksyonan ang aking sumbong. May linya na po kami ng kuryente. Salamat po ng marami. Walang anuman, Gladys. Mga ka-KP, isa na namang mission accomplished. Lumiwanag ang buhay at bahay. Hindi Meralco yan, ha? Kasi baka akala nyo, yung lugar doon sa probinsya na yun. Anyway, diretso naman ho tayo. Oy, mga ka-KP, ano, lahat ho tayo, ano, pag may edad o bata, pag meron ho tayong severe asthma or may respiratory problem, condition, especially pag lahi ho natin, iingat ho tayo, lalo-lalo na pag bumabang immune system natin. Mas mahalaga ho siguro, ano, patingin ho kayo sa doktor. Huwag ho ninyong titingnan kasi baka akala nyo hingal lang yan or di kaya asthma tapos nauwi sa pneumonia. Lalo-lalo pag hinahabol yung hininga, nahihirapan, bumababa yung oxygen sa inyong brain. I'm not a doctor, but ito ho mga experiences. Hirap makakilos. Mag-iingat ho kayo. Para ho doon sa may mga conditions, subukan nyo ho yung King's Herbal. Subukan nyo ho yung King's Herbal. Eto, panoorin. Nahihika ako, then hirap na akong gumalaw, tsaka hirap akong tumayo. Hirap din ako kumilos, hirap din ako huminga. Ba't pumasok pa ako? Kasi hinika na nga ako. Yun yung iniisip ko yung grades ko. Pero wala eh, ano, mahihika ako, ganun talaga. Hindi ka makatulog kasi yung hininga mo nga, parang like kang, parang gumagawa ka talaga. Puyat ako kasi, ano, oras-oras ako nagigising kasi nga, yung hininga ko, hinahabol ko nga. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko nang mamatay. Kailala ko si Georgie May Maldonado kay Julie May Aliman dahil magka-dormmate silang dalawa. Nabanggit din niya na yung kanyang kaklase eh, may problema din dahil mahihinto nga sa pag-aaral dahil meron siyang hika. Yung hininga ko, guminhawa, tapos gumaan yung pakiramdam ko, hindi na siya mabigat. Nakaka-perform na ako sa mga ginagawa ko sa school. Yung mga quizzes, hindi ko na siya nami-miss. Hindi na ako ba yung parang takot na mag-perform sa ganitong task kasi alam kong kaya ko na.
Susunod na ho ang news ni Tula Erwin sa PDB4 at ang kanyang mga kasama huron. Higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kinakailangan solusyonan ang serbisyo pampubliko dapat kilos. Pronto!